Nako, mga ka-istorya, mabigat itong mga binitiwang pananalita ni Black Verde. Ano ho? Mabigat ito, mga ka-istorya, dahil ang issue na ito ay sinasabi niya, mga ka-istorya, may lihim daw na bayaran sa mga pro-government vloggers. Kasi ang tinutukoy niya rito, mga ka-istorya, literal, ha? Pinangalanan niya, sina Coach Jarrett at si Sangkay Janjan. Nakakabigla ito, mga ka-istorya. Ano ho, ito ho si Blackbird eh, mga ka-istorya, kilala itong matapang at prangka na vlogger. Ang totoo, hinahangaan ko ang babaeng ito dahil sa katapangan niya, mga ka-istorya. Ano ho, ako ho kasi ang content ko karaniwan ay history at saka news update. Pero itong si Blackbird talaga, mga ka-istorya, tumitira ito ng mga ano, issue na ano, sensational. Nakakabahala itong content niya ngayon, mga ka-istorya. Eh, sana ho eh, kung sakali man magkaroon ng pagkakataon sina Sangkay Janjan at Coach Jarrett na sagutin nila ang mga issue po na ito, kasi nakasalalay po dito yung credibility po nila, yung imahe po nila ano bilang vlogger. Ito ho, mga ka-istorya, i-play ko ano ho, tapos magre-react tayo. Reaction content lang po ito, mga ka-istorya. Sa tingin ko kasi importanteng ito ay malaman ninyo itong issue na ito, dahil alam niyo naman ho ang mga nangyayari ngayon sa amin na mga pro government vloggers. Ano ho, yung mga naglilitawan na tinatalakay na issue. Matutulog na sana ako kapag ganitong oras, kasi din ako nagba-vlog. Mag-alas 9 na, mga ka-istorya, 22 minutes, alas 9 na. Maingay na kasi dito, tabi kami ng daanan eh. Pagpasensya nyo kung sakaling may ingay. Ito, i-play natin. Hi guys, I'm a blogger, nandito na naman ako, diba? Oh, ngayon inaabangan ninyo kung ano ang aking pinapakita para maiparating ko sa inyo. Diba? Kayong nakakaalam at binalita din ng halos lahat na kung sino-sino. Nakikita nyo sa background niya, ano ho, mga ka-istorya, na ayan ho, yung UVIP. Ano ho? Tapos may nakalagay pa sa kanyang background na lihim na bayaran. Ituloy natin. Noong makakapasok sa Malacañang, 'di ba? Isa na rin ako makakapasok doon, pero sa Wing Palat na nandito na ako sa aking tahanan. 'Di ba, lumipad na. Hindi na ako umabot. Alam niyo na meron akong sinalihan na grupo. Ang pangalan niya ay UBIP. May balitang-balita yan sa buong Pilipinas na yung nagsama-sama mga vlogger. Alam niyo ba? Biglang nawala yung grupo na yan. Kasama ako doon. Biglang nawala yan. Biglang enough. Diba? Ang president niyan ay si Jarrett, si Sangkay, at si Mike Sarbera. Diba? Ang namumuno. So yung tatlo na binanggit niya, mga ka-istorya, yan ang mga official ng United Vloggers and Influencers of the Philippines. Ituloy po natin. Yan, ang presidente talaga si Jarrett. Ang presidente. Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo. Diba? I'm a blogger. Diba? Nagsasurvey lang ako sa inyo dahil parang iniwan ninyo sa area ang lahat ng taong nakaapang at kasali. At sa totoo lang, hindi naman ano. Akala ninyo free ang sumali dyan sa grupo na yun. Bayad yan. Diba? May fee. Diba? Minsan, ako, alam nyo, ako okay lang ako. Kaya kong mag-isa. Alam nyo, yung mga sumasaling mga maliliit. Mag-comment lang ako dun sa sinabi niya, ano, yung pagsasali ka sa UVIP, may bayad yan. Ano, although hindi ako sumali pa dyan, nag-inquire ako kay Sangkay Janjan dati, ano, mga ka-istorya. Para sa akin, kung sakali man ho na may fee, kung ikaw ay magpapamember dyan sa UVIP, natural lang yun. Normal lang yun. Wala hong nalabag na batas doon. Walang mali po doon. Hindi po yun scam, kasi ang isang organisasyon po, mga ka-istorya, natural, kinakailangan yan ng pundo. Hindi ho magpapatuloy na mag-exist ang isang organisasyon kung walang pundo. Lalo na kung iyan ay nakaregister na po sa SEC, natural, alam nyo naman yung renewal ng kanyang permit. Ano, natural eh. Pera ang pinag-uusapan dyan, magbabayad ka. Bukod pa, may iba't ibang gastusin ang isang organisasyon sa loob ho ni ano ho. So kinakailangan talaga ng ganun.
Mabanggit ko lang mga ka-istorya, nung nag-inquire ako kay Sangkay Janjan, kasi nung una gusto ko sana sumali. Eh kaya lang, alam ho ni Sangkay Janjan yan, ano, kung mapanood niya ito, eh nag-PPM kasi ako sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, bandang huli, okay lang baka ako, sir, na ano, malaman ko muna yung mga rules, yung mga terms, ganoon, ganyan. Kasi ako kasi yung taong bago ako papasok sa loob ng isang pinto, inaalam ko muna kung ano yung papasukan ko. Ano ho, mahirap ho kasing basta ka na lang pasok ng pasok, pagkatapos sa bandang huling magsisisi ka, hindi mo pa alam, pala alam kung ano yung pinasok mo. Eh, ang kaso, hindi ho ako na-replyan, isang kay Janjan hanggang ngayon. Alam niya ho yan, ano ho. So, gusto kong alamin yung mga rules, regulations ng UVIP. Kaso nga ho, hindi ako nakatanggap ng reply. So, ituloy po natin. Ito, vlogger. Bisa iniisip ko, iniwan nyo sa area. Tinanggal nyo yung page, yung group. Diba? Ano? Wala man lang kayong message na message kung bakit kayo biglang nawala? O yung presidente namin? Si Jared? Oy, Coach Jared? Ano? Hanggang ngayon, walang lumalabas sa bibig ninyo kung pabakit. Ha? Bakit binitawan nyo agad ang grupo? Bakit? Ha? Okay, dyan. Mike, Cybera. Bakit iniwan nyo lahat ang mga kasali sa grupo? Alam nyo ako, okay lang eh. Pero yung mga maliliit na vlogger na nag-uumpisa, kayo, dapat na maging simbolo para gabayan niyang mga vlogger na yan at maging totoo? Ay, totoo nga yung sinasabi ni Thinking Pinoy na binabayaran ng mga vlogger. Ha? Totoo ba yan? Eh, alis lahat kayo, nag-alisan sa grupo. Ano, natakot kayo sa sinabi ni Thinking Pinoy na may payout na nangyayari? Meron pang iba dyan na binigyan daw ng kondo? Hindi do pera, kondo. Ano, Jared, Sangkay. Diba? Mike Cybera. Si Ma'am Kitty, alam ko, alam nyo si Ma'am Kitty, mabait sa akin yan. Ma'am Zen, kayo. Yung, Ma'am Kitty, na binabanggit po ni ano dito, ni Blackbird, yung mga ka-istorya, dating membro ng UVIP na umalis ba o tinanggal? Kung hindi po ako nagkakamali. Kasi parang napanood ko na rin yata yan. Ano? Totoo ba na wala na ang yung UVIP? Sinerch ko kasi kanina sa Facebook, yung group naman ng UVIP nandun pa. Eh baka ang tinutukoy ni Blackbird, yung mga ka-istorya, yung organisasyon mismo. Totoo ba na wala na ang UVIP? Paki-heads up nga ako mga ka-istorya. Kasi hindi kasi ako miyembro ng UVIP, kaya hindi ko alam, ano, wala akong updates dyan. Ito si Blackbird kasi miyembro siya ng UVIP, mga ka-istorya. Totoo rin ba na may payout na nagkakabayaran? Totoo rin ba na iniwan ho ng mga opisyalis ng UVIP yung kanilang mga miyembro? Totoo ba na may binigyan ng kondo? Eh, binanggit pa nga niya si Thinking Pinoy, sabi niya may payout nga daw at may binigyan daw ng kondo. Totoo ba? Yung kasi natatandaan nyo mga kaisuri, sabi nung isa, yung daw isang vlogger sa kabila, ay parang ano, binigyan ng bahay na may ano, swimming pool. Ah, totoo ba yun? Nagtatanong ho tayo, heads up po, kinasangkay Janjan at kina Coach Jared at kina Mike Cervera, ano ho? Kasi pinangalanan kayo direkta. Direkta, napakatapang ni Blackbirdy. Para sa akin, kung totoo sin, ano na to? Libelous na ito, mga ka-istorya. Eh sana, malaman ito ni Nasangkay Janjan, magkaroon sila ng pagkakataon na magpaliwanag, ano? Kasi importante ito, imahe ho nila at credibility po nila ang nakasalalay po dito. Payo ko lang kay Blackbird, medyo hinay-hinay sana, ano? Hindi tayo, wala tayong kinakampihan ng totoo. Idol ko ito pare-pareho. Pinapanood ko si Blackbird, pinapanood ko rin si Coach Jarrett at si Sangkay Janjan. Si Mark Cervera hindi ko pinapanood mga ka-istorya, pasensya na kayo kasi may mga time na nagugustuhan ko ang contents nito ni na Blackbird, ni Coach Jarrett at ni na Sangkay Janjan. Eh sana ho magpaliwanag ho sila sa kanilang mga viewers, ano ho, sa kanilang
mga subscribers. Mabibigat po itong mga binitiwang pananalita na ito at akusasyon ni Blackbird, di mga ka-istorya. Totoo ba na may lihim na bayaran, na may payout? Totoo ba na iniwan ho ni na Coach Jarrett, ni na Mike Cervera at ni na Sangkay Janjan, yung mga miyembro ng UVIP? Totoo ba na wala na ang organisasyon, na iniwan na nila? Totoo ba iyon? Sana ho ay masagot nila itong mga akusasyon ni Blackbird. Ituloy po natin. Alam niyo, i-message niyo ako bago kayo mawala. O ganito, bakit nawawala yung grupo? Kaya ano, aalis si Jared dahil ano? Ganito, ganyan. Hanggang ngayon ay walang dahilan? Bakit? Tapos sasabihin niyo na ano? Na iwas muna kayo sa politics? Hoy! Tandaan niyo, kayo ang presidente dyan, kayo ang mataas dyan sa posisyon na yan dyan, UBIP. Diba? May punto rin. Ano ho? May punto rin siya, mga ka-istorya. Kasi yung sinabing iiwas muna sa politics o sa topic na politics, eh yung UBIP ho kasi, kaya natatag because of politics reason. Kaya nga pro-government, di ho ba, mga ka-istorya? Well, siguro, hindi naman talaga 100% na politics. Pero kasi ang definition ho ng UVIP, base ho sa pagpapakilala ng kanyang mga opisyalis, ay pro-government vloggers. Asosasyon na, organisasyon, grupo ng mga pro-government vloggers. Ituloy po natin. Ano? Tamemey kayo? Hindi kayo nagsasabi? Oh, kamusta na yung mga malilit at mga taong sumasali sa UBIP, mga bago? Na sinisingil ninyo, bawat sali dyan sa grupo na yan. Ha? Ay, ito sasabihin ko sa inyo, ha? Kahit piso, kahit ano, wala akong natatanggap na bayad. Wala. Okay. Speaking dun of sa bayad na yun, na sinisingil, mga ka-istory, ano, kasi may ano naman yan eh. Kumbaga parang may consent, may agreement. Ano. Eh, hindi ka naman siguro magmi-membro kung hindi ka payag na magbabayad ka. Kumbaga parang ang tinutukoy dito, baka membership fee. Eh, normal naman yun, natural naman yun. Ituloy po natin. Wala akong tinatanggap na bayad dahil alam ko sa sarili ko, kaya kami ay sama-sama dyan sa grupo na yan, ay magsabi ng katotohanan at ilahad ang katotohanan. Hindi. Hindi ganun ang nangyayari. Mga itong mga ganito, ha? Ayan si Jared at si Sangkay at si Mike Cervera. Hindi ko alam kung anong tinatago niya. Bakit umalis agad? Ang ginawa nila, iniwan nila yung grupo, inerase nila, bigla lang nawala. Ha, bakit? May tinatago kayong bako? O totoo ang sinasabi ni Thinking Pinoy na binabayaran kayo? Wala na ba talaga yung grupo? Binura. Totoo ba yun? Coach Jarrett, Sangkay Janjan, totoo po ba yun mga sir? Na wala na yung grupo ng UVIP. Kasi ito ho, eh ang alam ko ho kasi mga sir, ano ho, miyembro ho ng grupo po ninyo si Blackbirdie. Totoo ba itong sinasabi ni Blackbirdie tungkol ho sa inyong grupo at tungkol mismo sa inyo? Ano ho? Direkta ho kayong pinangalanan at direkta ho kayong pinupunterya sa content po na ito ni Blackbirdie. Sana ho ay mabigyan ho ninyo ng paliwanag ang inyong mga viewers. And speaking of your viewers, I am one of your viewers. Ang totoo po, nakasubscribe ako sa inyo, nanonood ako sa inyo. Sana ho ay masagot ninyo ang akusasyon na ito dahil bilang mga viewers po ninyo, mahalaga sa amin ang kasagutan sa issue po na ito. Ano ho, ituloy po natin. Ano, yung mga bago, yung kasali sa UBIP, ha? Na kayo, mga payang kayo? Ay, naku po. Ano, Jared, Sangkay? O, ayun na. Direktang akusasyon po yun, ano? Mga bayaran, kayo. Eh, totoo ba ito? Again, calling the attention of Coach Jarrett, Sangkay Janjan, and Mike Cervera. Pakisagot po itong akusasyon ni ano ni Blackbirdie at sana ho ano't ano man ang mangyari, sana magkausap-usap po kayo, ano ho, maayos po ninyo ito itong problema po na ito dahil damay-damay po tayong lahat dito, kasama na ako dahil ang pinag-uusapan po dito ay imahe ng mga pro government vloggers, although hindi ako kasama diyan sa grupo ng UVIP and although hindi ako included diyan sa issue na yan, ano ho, mga kaistorya.
As long as I can kasi ay nananatili ako nga neutral hanggat maaari. Kaya lang may nagagalit pa rin nga sa akin kahit neutral na ako. Well, expected ko naman na talagang hindi lahat ng tao ay kayang ma-appreciate tayo. Hindi natin kayang isatisfy ang lahat ho ng tao. At lahat naman ng mga vloggers, ano man ang gawin mo, kanan man o kaliwa, lagi nang may haters, may bashers. Ano ho? Ituloy po natin. May tsapera? Ano, totoo ba? Nabayaran kayo? Nabayaran kayo? Ikaw, Jared, ikaw ba presidente? Sana kahit papaano nag-warning ka sa mga tao, hindi yung bigla-bigla lalaki na wala. Anong dahilan? Bakit bigla kayo nawala? Makita mo yung baon ninyo? Lalo muna sa politics, bakit? Ay, hindi naman sa politics eh. Ang maging content, kayo, ayan pa yung mga tataas na posisyon, binoto pa yun, si Sangkay, si Jared, si Mark Sabera, okay pa yan eh. Pero sa totoo lang, magagaling mga magsalita yung mga tao na yan, sa vlog nila, pero sa paninindigan sa sarili, wala! Karamihan dyan ay mga mukhang pang. Naku po, ayun na ha, yung mga termino ho, ano ho, tapang ni ano Blackbird at makikita niyo talaga yung ano ng kanyang mukha ano ho talagang ano galit siya galit. Nababayaran ang pagba-vlog ninyo. Nababayaran ang pagba-vlog ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina mga ka-istorya, mabibigat ho ang mga binitiwang akusasyon ni Blackbird. At huwag niyo tigil-tigilan ninyo na sinasabi ninyo na loyalista kayo? Noon pa loyalista kayo? Hindi kayo loyalista. Dahil ang totoong loyalista, hindi tinatapalan ng pahiya kayo sa sarili ninyo. Kung kayo man ang totoong balita na kayo ang mga vlogger na bayaran, diba? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pinabayaran ninyo ang mga maliliit na vlogger na kasali sa grupo na yan. Ikaw, Jared, ha? Sabihin mo nga sa akin, bakit ka nawala? Ikaw pa naman ang presidente niyan sa UBIP. Kayo ni Sangkay at ni Mark Sabin. Ba't hindi ninyo sabihin kung bakit kayo nawala? Ano, pangamila lang kayo? Diba nag-post ka pa, Jared, na binigyan ka ng award? O, walang kwenta yung award na yan kung wala kang paninindigan sa sarili. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Diba? Nagtanong-tanong ako, bakit kayo nawala? Bakit kayo ganon? Ano, Lilo? Sa totoo lang, mga ka-story, hanga talaga ako sa tapang nito ni Blackbird. Parang walang pinangingilagan eh, ano? Walang kime sa pagsasalita ng mga ganitong ano, mabibigat na bagay. Pero sana, hinay-hinay pa rin, ano? Kasi ang isaalang-alang sana natin ay yung ating mga viewers, ano ho, yung sambayan ng Pilipino na nanonood sa atin. At saka ano, asa ng unity. Ano, ganito na lang tayong mga vloggers. Kanya-kanya na lang tayo ng ano. Nawala na yung unity sa atin eh. Noong panahon ng ano, kampanya, sulid na sulid. Pero pagkatapos ng ano, eto na. Meron ng mga vloggers na, ewan ko ba. Eh sana ay nananawagan ako sa inyo mga ka-istorya, paki-heads up po sina Coach Jared, Sangkay Janjan, Mike Cervera, Blackbird, sana ho eh mag-usap-usap na laang ho kayo, ano ho, huwag nyo na munang i-ano itong ganito sana. Anyway, ito na, naka-upload na, wala na tayong magagawa, kaya ginawan ko na rin ng content mga ka-istorya. Para manawagan tayo na sana eh mag-usap-usap si sila sa loob ng isang kwarto at ayusin po nila itong issue na ito, mga ka-istorya, magpaliwanagan sila. Huwag sanang ganito kasi ang nawawala dito yung unity, yung pagkakaisa. Pati ang ating mga viewers, wala na, nagkakanya-kanya na rin, nadadamay na. Tandaan ninyo, kayo ang nag-push dyan sa grupo na yan. Sana noon pa, sinabi ninyo na maglilip kayo. Bakit? Natakot kayo sa sinabi ni Thinking Pinoy na binabayaran ng mga vlogger? Kayo, yung mga taong nakikinig sa akin, alam ninyo kung ano ang nangyayari. Sinasabi ko sa inyo,
ng mga pinang... Ako, aaminin ko sa inyo, mga ka-istorya, ang pinaka-idol ko sa lahat ng vloggers, na political vlogger, si Thinking Pinoy talaga. Bakit? Hindi nyo kayang tawaran ang talino ng tao. Masustansya ang bawat salita at topic po na tinatalakay ng tao. At yung tao, bago siya tumalakay ng isang topic, alam niya talaga yung pasikot-sikot ng topic, kabisado niya. Kaya idol ko siya kasi pag nanood ka kay Thinking Pinoy, marami kang malalaman, marami kang matututunan. Sa totoo lang po, ito naman ay personal ko lang. Hindi nyo naman ako pwedeng pilitin, mga ka-istorya, kung sino ang gusto kong gawing idol na vlogger. Ituloy natin. Yan, ba? Huwag kayo magtitiwala dyan, mga payaran na vlogger yan. Diba? Anasan ang tiwala ng tao sa inyo? Nasaan ang tiwala ng tao sa inyo? E di nang, yung mga pinagsasabi ninyo sa bunganga ninyo ay hindi makatotohanan. Diba? Ako, sa issue na ito, hindi ako pwedeng maniwala. Ayokong maniwala agad-agad, mga ka-istorya. Kasi alam nyo naman ako, bumabase ako sa ebidensya. Sa mga lehitimong ebidensya. Hanggat walang ebidensya, hindi ako maniniwala sa issue na ito, mga ka-istorya. Kayo kontento? Sumasahod na kayo sa malaki? Sa pagbablog ninyo? Ha? Sabihin nyo nga sa akin? Sabihin nyo sa akin, kung hindi totoo si Thinking Pinoy, ha? Bakit kayo umalis basta-basta sa UBIP na binabayaran, nagkakaroon ng PR? Inuulit-ulit niya, na umalis daw ho sila sa UBIP. Totoo ho ba iyon? Pakiliwanagin niyo po ito, Coach Jarrett, Sangkay Janjan, and Sir Mike Cervera. Pakilinawin niyo po kasi isa ako sa inyong mga viewers at mga isa ako sa inyong mga subscribers. Pakilinawin niyo ho ito sa amin. Mahalaga ho ito para sa kaalaman ng lahat. Sangkay? Ikaw, ba? Pinayayabang mo na 1,000,000 ka sa YouTube? Pero, Anong ginawa niyo? Pinabayaran ninyo ang mga malit. In fairness to Sangkay Janjan, never ko nakita na pinagyabang niya yung 1 million subscribers niya. Meron akong nabasang minsan na yung isang kalbong vlogger ay kanyang binatikos tungkol sa numero, pero hindi sa paraang pagyayabang. In fairness to Sangkay Janjan naman, ang nakikita ko sa kanya kahit papano naman, humble siya. Wala akong kinakampihan, ha. Sabi ko nga sa inyo, pare-pareho ko po itong idol. Delete the vlogger! Ako okay lang eh. Diba? Sasabihin ko yung sama ng loob ko. Ako kahit mag-isa ako, kaya ko. Pero yung mga ibang sumasali na nagbayan, ako kung pakialam yung binayad ko dyan. Eh yung mga sumasali na binabayaran, pag makapasok dyan sa grupo na yan, o nasa na kayo? Okay, hanggang dyan lang, mga ka-istorya, hindi ko natatapusin kasi narinig nyo naman at napanood ninyo yung mga kinakailangan ninyong malaman tungkol sa issue na ito, mga ka-istorya. Salamat po sa inyong panunood. Ay mangyari sana ang paki-heads up po ninyo sina Coach Jarrett, sina Sangkay Janjan at sina Mike Cervera para maipaliwanag nila yung kanilang side. Importante sa atin yan na malaman atin ang kanilang kasagutan. Siya nga pala, mga ka-istorya, pakisuportahan nyo yung bagong gawa ko na YouTube channel, ang Ka-istorya TV. Nakapin po sa comment section ang link ng Ka-istorya TV. Paki-like po ninyo at paki-share ang aking mga contents dyan. At bago po kayo mag-subscribe, mga ka-istorya, manood muna po kayo at least 2 minutes para hindi ituring ni YouTube na spam ang inyong subscription. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan. Nakaka-stress. Nakaka-stress talaga, mga ka-istorya.